Welcome back guys, balik tayo sa Barya. At bago tayo magpatuloy, paalala ko lang sa mga bago lang dito sa ating channel, mag-subscribe na po kayo at mag-join sa ating membership. Ayan, no? Ating pong Barya ngayon guys, no? Lahat po itong nakikita nyo ay year 2003 na One Piece BSP series. At ito po ay ayan, no? Magnetic po lahat yan. At halos lahat po itong hawak ko na 2003 magnetic ay mga Frost Coin po siya. Ayan, ang dami po niya, di ba? So, inisa-isa-isa. Ito kanina, inisa-isa ko yan. No? Nabubulol na naman tayo. At meron ako nakitang isa na may kakaiba doon sa portrait ni Jose Rizal. Ayan. At gagamitin na naman natin yung ating extra zoom, no? Alien technology at matag ilang araw din din natin nagamit dahil nag-ano tayo, content tayo ng banknotes, eh, no? So ito yung 1 piso na yon. Nag-iisa lang ito dahil inisa-isa ko na yan lahat, eh. Frost coin din siya, so special ito. Ayan, no? As you can see guys, kita nyo naman sa likod. Ayan, napakagandang coins yan at maganda pa ang condition nito. At ayan, pag natin at kukunan natin siya ng picture para ma-zoom natin yung supersonic zoom boom panis. Okay guys, so setup natin ano guys, doon lang kayo mag-focus sa kanyang baba, sa baba ni Rizal, at kailangan natin i-breeze para magamitan natin ito ng ultrasonic zoom. Ayan, okay. Ano masabi? Oh, Kalbo, sinisingit ko si Kalbo dito, no? So mamaya ka ng Kalbo at alam ko na nakakulong ka pa, eh. Okay, simulan na natin guys. Zoom. Ayan. Itong error na nakita ko dito sa baba ni Rizal. Pag makikita nyo ng actual in person itong coin na ito, malalim siya. So, para siyang dimple, eh, no? Para siyang dimple. Or ano ba yung kadalas ang nakikita natin dito sa may baba ng tao? Yung para siyang clip chin, ano? Kaya lang side view kasi, naka side view. So ang clip chin kasi nakikita yon sa harap at tabi up dito sa may gitna. So hindi siya clip chin, ano? So masasabi natin ang nung pagka-struck na itong coin na ito, hindi natin masabi kung merong kung anong bagay ang napunta dyan sa part na yan, sa baba ni Rizal. Kaya nagkaroon siya na parang malalim. Para siyang dimple tuloy. Hindi ko naman din masabi na na-damage siya. Kasi hindi. Kasi maganda pa ang kondisyon na itong coin na ito. At pag-damage naman kasi, yung paikot ng bilog na yan, isumpa natin. Zoom. Ayan. So mas malapit na. No? Yung paikot ng bilog na yan, kung ayan po ay tinamaan or na-damage siya, makikita nyo po dun sa gilid. May ano po yan, may sharpness po yan. So ito hindi. Mapapansin mo naman na natural yung kanyang pagkalubog, yung kanyang pagkalalim. So masasabi pong error coin po ito. At hindi naman din ito variety, no? Kasi kung variety yan, meron ka pang ibang makikita na katulad yan. Pero subukan nyo guys i-check yung inyong mga year 2003 dyan na magnetic, at baka maaari may kasama nga ito. Compare doon sa may alam nyo yung NGC na 2019 na low mint mark. Kasi maraming lumabas doon sa reverse noon na halos pare-pareho yung parang meron siyang bunga. Kaya ito, so survey natin. Paki-check nyo guys ang inyong mga year 2003, no? At baka mamaya may kasama nga ito. Ayan, at pag nagkataon at ang error nito ay yung rare, aba guys, pwede kong i-post ito sa eBay ng may kataasan ang presyo. Kung halos sasabihin natin na walang katulad ang kanyang error, no? Kasi maganda yung nag-resulta, eh, no? Para siyang may dimple. Ayan. Kaya special ito para sa akin, at idadagdag ko na naman sa aking error coin na mga sa album ng aking mga error coin, kasi guys, na bukod sa siya ay Frost year 2003 magnetic with error, so special ang coin na ito. At kayo rin paki-check niyo diyan guys, at total nandito na rin lang tayo, sasagli tayo guys saglit sa limista, at
i-update natin kasi baka mayroon na nagbago dito sa year 2003 doon sa kanyang value. Okay. Alright. Andito na ulit tayo sa lista. Search natin, no? 2003. 1 piso BSP coin. Shortcut lang guys, ganyan lang pag mag-search sa Google. Yan. Sino na bang i-comment nyo ga? Kung sino lang member na lang ng Mista dito. Ako po ay member na nito guys. At hindi magtatagal. Guguluhin ko sila pag pinasa ko na lahat ng mga aking collection dito. Yan. 1 piso. Magnetic ang series nito ha. Magnetic. Pero kasing non-magnetic na year 2003. So, ito. Year 2003. 10%. Yung pinaka-common. Normal letters. Ayan yung pinaka-common. At may value, no? Yung G na yan, good. 2 pesos lang, 0.34. Medyo mababa sa good. Good kasi, hindi na maganda yan, eh. Sa very fine condition, 13.45 ang value dito sa Nemista. At sa extra fine ay 28 na. So, kadalasan kasi guys, dapat ang mga coins na inyo isi-share dito sa Nemista ay yung maganda naman. Para maganda. Diba? At kung kukuha kayo ng mga coins na i-collect, siyempre piliin po ninyo yung pinakamaganda. At yung hindi na masyado maganda, pwede nyo ibalik sa sirkulasyon yan. Then, itong sumunod na year 2003, yung 0.4% ay napakababa. Normal letter siya, pero frosted. Ayan po yung ating coin kanina. No, frosted, then may error, kaya napaka-special niyan para sa akin. Depende naman kasi yan. Tulad ng palagi kong sinasabi, meron kasi ibang collectors na sa kanila ano yan, wala silang pakialam diyan. No, respect natin yung kanilang paniniwala sa pagkukulik at respect din natin yung ating pagkukulik. Kanya-kanya yan eh. Iba-ibang klase kasi ng diskarte yan, di ba? Kasi meron mga haters diyan na wala naman yan. Pinapaalala ko lang po sa inyo na respect, ano lang, respetuhan lang naman tayo. Di po ba? So, wala naman pong masama dyan. Kanya-kanyang hilig yan eh. Kanya-kanyang passion yan. So, ibig ko lang sabihin guys, ang aking gustong ipahatid sa inyo sa lahat ng mga coin blogger dyan at coin collectors. No, no hate. Just love. No? Ayun ang pairali natin. Huwag lang, pangit po yung ganyang kaisipan, yung mga hate-hate na yan. Tanggalin nyo yan sa inyong katawan. Maging positibo at kakapit ang swerte. Sigurado ako dyan. At magpapalain po kayo ng Diyos kapag puro positibo at puro love ang inyong paiiralin sa inyong buhay. So, ayun na po. Hanggang sa muli. At maraming salamat. Until next time guys. God bless you all. I'm out.